Ayan, anak lang ito, hindi ito yung mother plant, pero ayan o, napakaganda ng variegation nila ngayon kasi nga nakakuha siya ng lamig, tsaka eksaktong araw, tsaka yung spot niya, napakaganda. So hiyang sa kanya, so yun, nagba-variegate siya. Mula nung nilipat ko doon, lumabas yung kanyang variegation. Ito yung mother plant, malalaki ang dahon nito. Matagal na sa akin to. Ayan o, dito lang siya sa ilalim. Guys, magandang gabi sa lahat. Paggabi na eh, mag-alas 6 na eh. Akala ko kasi kanina lalakas ang ulan, umaambon-ambon kasi. So, let's go straight to the point, guys. Chika natin ito ngayong halaman ko na to, si DRIMIOPSIS MACULATA. Natin ang tawag din nilang Little White Soldier. So, tinatawag din siyang African False Hosta. Kaya tinatawag na African False Hosta kasi yung kanyang dahon, akala mo ay may resemblance ng hosta. Pero hindi siya hosta. Ayan. Makulata siya. Ayan. Yan din ang tawag sa kanya. At tinatawag din siyang leopard ears. Kasi yung hugis ng dahon niya, parang ears ng leopard. So, ganun siguro yung kanilang mga reason kung bakit nila tinatawag ito. At saka meron pa silang ibang mga tinatawag dito. So, ito yung aking halaman na to. Bago mag-pandemic, nasa akin na ito. Parang nabili ko yata ito sa Quezon City Circle. Hindi ko lang alam kung magkano yung pagkabili ko nito. Ang sabi nung matanggal sa akin, hindi, sabi niya, ay, nagbabarigated yan. Sabi ko, oh, sige po, bibilhin ko. Pero wala pa kasing variegation nung binili ko to. So, nung nandito na sila sa bahay ko, hindi ko talaga sa nakitaan ang variegation kahit na minsan ilang taon na to, wala pang pandemic, o nakadalawang taon na yung pandemic natin. So, nung nagdilig ako dito nung kahapon, nasa sulo ko lang kasi sila ito nilagay, nilipat ko sa sulo kasi nga masyadong mainit sa kabila. Ito nasusunog yung mga dahon nila. So, nung nakita ko kahapon, sabi ko, ay, may mga variegation na yun ng konti, yung maliit, ito yung, ayan o, lumabas na. Ito pa, ayan, ito pa. Ayan, sabi ko, ay, may variegation na siya. Tapos, ito kasi yung anak. Ito yung mother plant. So, nung tinignan ko sa baba itong nanay, sabi ko, uy, dumami na rin yung variegation niya. At saka, nag-bloom pala ito. Ayan, o. Oh. Ayan. Kalanta na. Pagkat parang matapos, June. Itong June lang siya nag-bloom. So, maliit lang yung bloom niya. Parang, white color. Ayan. At saka ang nakaganda nito, guys, tinan mo yung kanyang mga ayon. Ayan o, yung kanyang margin. Ayan o, yung mga edges niya. Ayan, nagwi-wavy-wavy din siya. Ayan. At saka ngayon, dati kasi hindi lumalabas yung kanyang mga spot-spot. Ngayon, lumalabas na yung mga spot niya. Nasa na yun? Yung kahapon, ayan, ito yung mga spot niya o. Kita ba? Ayan. Ito pa. Kahapon talaga, malinaw na malinaw yung spot niya. Oh. Parang may pagka-burgundy or brown ba yung mga spot niya. Dumami yung spot niya. Dati kasi, nung nilagay ko ito doon sa kabila, wala siyang mga spot-spot at hindi rin siya nagbabarigate. So, ito ngayon, oh, kahit nga itong maliit, ayan, oh, yung mga spot. Look, yan. Ito pa, oh. Ayan, lumalabas na yung mga spot niya, oh. Yan. Diba sabi ko, hay, ang ganda-ganda pala nito pagka nag-variegate. Sabi ko ganoon. Sabi ko, hay, sigo. Ito yung ibablog ko bukas. Oh, so, ito na ngayon ang binablog ko. So, ito palang halaman na to. Ayaw pala niya ng masyadong mainit. Ayan. Ito pala yung trick dito sa kanya. Kasi nung nilagay ko siya doon sa, south, nandun yung araw, hindi talaga siya, lumago siya. Ito, lumago. Pero pagka nasubrahan ng init na lalanta, at pati itong anak niya, nilipat ko sila dito sa kabila. At dito sa kabila, nandito ngayon yung araw. Dito sa north, part ng bahay ko, nandito ngayon yung araw. At sa mornings kasi,
nakakakuha siya ng morning sun hanggang 10 o'clock in the morning. Tapos, doon sa mga lilim ng mga halaman, sama-sama sila doon. So, nakakakuha siya ng exact na humidity. So, nakakuha din siya ng exact na temperature. Nakakuha din siya ng exact na lighting. So, yung mga element na gusto pala niya, doon niya nakuha sa lugar na yon, doon sa location na yon. So, kaya lumabas yung kanyang variegation. Dahil hindi siya lumabas doon nung naiinitan siya eh. So, dito, nagba-variegate siya ngayon. O, yan. So, ay, tuwa ako talaga dahil ang tagal ko nang binili nito ngayon nung siya nagkaroon ng variegation. See? Kita yung mga lines niya. Yun, yung mga lines niya, oh. Akala mo talaga hosta, pero hindi siya hosta. Kaya tinatawag na African False Hosta. Pero ang mga hosta, guys, ang gaganda rin, diba? Oh, ito pa. Ito yung anak niya. Ang bilis dumami. Dalawa lang yung nilipat ko dito. Ayan, nanganak na siya ng nanganak. So, nagmumultiply na sila. Ang dami-dami nila. So, kailangan ko sigurong ilipat to para mag-propagate ako ng madami. Kasi ang ganda niyang tingnan pagka nagbo-bloom siya na yung white color tapos naka-erect. O, diba? Talagang straight na straight yung ano niya. So, ang gandang tingnan. Parang pag nakahilera silang ganon, pag naka-line silang ganon, naka-queue silang ganon, tapos pag namulaklak lahat, o diba? Ang gandang tingnan. Akala mo mga soldier na may mga ano yung tawag, spear. So, kaya siguro siya tinawag na Little White Soldier. So, alam niyo naman, masyado akong fascinated sa mga variegation ng halaman. Kaso lang, hindi ko lang talaga kayang bilhin lahat kasi ang mamahal nila. So, eto, hindi naman ito mahal. Mura lang pagkabili ko nito. So, wala yun sa mahal at murang halaman, guys. Pagka naalagaan natin ang gusto, talagang ibibigay nila yung kanilang magagandang mga appearance. Talagang nakakatuwa, o diba? Natutuwa tayo. So, tingnan natin kung ito ay punong-puno na ba? Kasi, ang tagal ko na itong hindi ginalaw, hinayaan ko lang siya doon. Didiligan ko lang siya ng, ganun lang ang diligo ko yun. Parang dinaanan lang siya ng tubig na konti, hindi masyadong. Kasi, ano naman ito eh, semi-succulent siya. So, hindi niya kailangan basain ng todo-todo. Ayan. Kasi kaya lang, made of mga bulb nga lang sila. At saka nagdo-dormant din ito. Pero nung nilipat ko siya doon, hindi ko naman siya nakitang namatay. Or yung nagdormant talaga. Wala, may mga dahon pa rin sila. Pati ito, may mga dahon pa rin. Kaya tonto ako kahapon nung nagdeligo. So, ay, lumabas yung variegation. Ang gaganda! So, magtanim tayo ng madami dito, guys. Para... ang hirap. Tingnan natin. Ay, press lang natin yung bottom ng ano, part para ayan. Hindi pa naman siya masyadong root mound. Pinamiilalim niya. Oh. Hindi pa naman masyadong root mound. Dito pa lang. At saka, kung napansin nyo, ang liliit pala ng mga ugat nito. So, hindi pala talaga siya dapat diligan ng basang-basa. Kailangan lang talaga sa kanya ay moist. So, ito o. Oh, tuyo pa nga lang ito o. Oh, tuyo o. Oh. Kunti lang yung dinilig ko kahapon kasi parang daan lang, dinaanan lang siya. So, ganun pala yung gusto niya. So, kung may mga halaman kayong ganito, tapos hindi lumabas yung variegation, hanapan natin ang spot na gusto nila. At pagka lumabas yung kanilang variegation, so huwag na natin silang alisin doon sa spot na yon. Ako ang saya-saya ako talaga pag nakita ko yung mga halaman ko na nag-bloom, o kaya tulad nito, na lumabas yung variegation. Alam mo, alam nyo guys, lumalabas talaga yung ganda nila pagka morning sun. Yun talaga yung gusto nila. At kung makita nyo, nag-mutate yung kanyang mga variegation. Dito iba. O, diba? Dito siya banda. O, dito naman, parang sa may gitna siya nag-start. O, ito naman, dito sa kabilang side. O, sa right side. Ito naman sa left side. O, ito naman isa, nandito sa ibaba yung variegation nyo. Ayan. So, yun, nag-mutate nga yung kanilang mga variegation, bawat dahon. O, diba? Ito nga, maliit lang ito. O, pero itong variegation niya dito, ang liit-liit.
full, parang halos full na, oh, magwa-white na siya or magki-creamy white. Oh, ito half moon. Oh. Ito naman, ayan. Oh, nandito sa gilid yung ano, yung creamy white, tapos mayroong kunti sa gitna, naka-lines at saka lumabas yung kanilang burgundy spots. O, di ba niya ang gandang tingnan? O, di ba? Maganda pala siya. Ngayon mo lang talaga siya na-appreciate. Kasi, noong sa mission ako noon eh, ang tagal niya nagkaroon ng variegation. O, di ba? So, wala yung sa tanda. Kasi ito yung pinaka-mother plant. Pero, ito yung anak. Pero, halos sabay lang sila nagkaroon ng variegation. So, talagang nasa spot talaga, sa lugar talaga, kung saan sila gusto, doon sila nagbibigay ng variegation. Ayan. So, hindi masyadong puno yung kanyang ano. Mga ilang bulb lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 7. Pang 7 yung maliit. At saka ito pa yung maliit na dahon. Oh, sa pinakasulo. Ayan. Ayan. Yung buong dahon talaga, nag-variegate talaga siya. Oh, see? Ayan, nasa sulok siya, nakatago lang siyang ganyan, oh. Ayan. Tingnan mo kung gaano pala kaganda yung halaman na to. Oh, di ba? Love you na. Hi. Diyos ko. Ang cute nila. Ito pa yung isang variegation ng maliit na dahon. Oh, ayan. Ito pa, maliit na maliit. Yan, nagba-variegate siya. Pero may ibang part na, yan, walang variegation. Ito walang variegation, pero may spot lang. May mga spot-spot lang na mga, ano, mga kulay. Tapos mayroong plain, mayroong wala. Iba-iba yung mutation niya, guys. So happy. I-divide na natin to. Kasi ayan, oh. Madali siyang i-divide. Kasi maganda yung lupa niya. Yung lupa niya ay ano. Ano to? Garden soil lang to. Pero yung parang yung mabuhaghag. Hindi yung matigas. Ayan. Talagang ang ugat nila. Hindi ano. Hindi matibay. Talagang mapapayat. Tsaka parang madaling anuhin. Ayan o. Oh, parang soft masyado yung ugat nila. So talagang hindi naman. Pero hindi sila masailan buhayin. Hindi sila namamatay mula nung binili ko, kahit na hindi ko naman sila ganong pinapansin, nasa sulok lang. Pero, yun, okay naman, hindi sila. So, ibig sabihin, perennial pala din ito. So, ayan. Open na natin. Wow! Meron pa sa loob mga, ano, mga bulb. So, o si itong maliit na bulb na to. Tingnan mo yung variegation niya, oh. Ang cute. Oh my gosh. Ayan, masyadong malalambot yung kanilang mga ano, mga roots. Malalambot. Tsaka parang kulay cream. Matagal din sila nagkaroon ng variegation doon kasi matagal ko na itong nilagay doon sa spot na yun, eh. So, talagang time na rin nila ngayon na magbabarricade sila. So, ayan. Ang dami-dami. Oh. Ayan, yung mga bag. Look. Talagang malalambot yung kanilang mga, ano, mga roots. Oh. Ito yung big roots. Oh, ang dami ring bag na maliliit na nagkakaroon na sila ng mga dahon na maliliit lang at saka may variegation na. Like this, boom. Ayan. Ay, tingnan yung variegation. Ay, can't you? So, hala. Ang dami kong magagawa nito, guys. Ayan. So, isi-separate ko to isa-isa. Tapos, ililipat ko sa mga separate na pots. At ang gagamitin kong ano nito, regular soil lang. Yung mga loam soil, yung mga ano, kasi hindi siya maselan sa lupa dahil itong lupa niya na to, ang tagal na nito, oh. So, yun lang ang pwede nang gamitin yung mga ordinary soil. Pero haluan lang natin ng mga malalambot na ano,
para hindi siya mag-compact, para hindi siya tumigas. Tanim natin dun sa bulb. Medyo, ano lang, mababaw lang. Yan, na-stress yung halaman natin. Kasi ginaraw natin. Ngayon, diligan natin ng konti para kasi masyadong dry yung soil. And then, huwag na natin diligan ng mga ilang days. 5 days pwede na. Yan. See? Hello guys. 5 days mula nung pinropagate ko sila. Ayan o. Buhay na buhay siya dito. Binalik ko siya sa dating kinaglalagyan niya. At ito yung ibang mga propagations ko. Ayan, buhay na buhay sila. Alive na alive sila dito. 10 pots ito. Ayan. Dito muna siya nilagay. Pwede na silang i-introduce dun sa dapat ng paglalagyan nila. Pwede na ilagay doon. Pero kailangan shaded pa rin ha. Dito kasi, ang ganda ng place niya dito. Kasi nakakuha lang siya ng singaw ng init from the bubong. Ayan o, ito yung bubong katabi lang niya. Ayan. So, yun lang maisishare ko sa inyo ngayon guys. Natutuwa ako dito sa halaman na to. Minsan kasi pag hindi natin pinansin, tapos, yun, bandang huli, nagbibigay pa sila ng saya sa atin, o diba? Hindi ang saya-saya. So, yun lang maisishare ko sa inyo ngayon guys. At maraming salamat sa panonood, sa pakikinig at sa oras. At thank you very much doon sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. And please subscribe, like, and comment. And please bell all. Ingat guys. Good night.